At 11 a.m., Israeli special forces conducted complex hostage rescue mission. Ang pag-atake sa pagliligtas at ang anunsyo na ang mga diamante ay nasa kanilang mga kamay. Minuto sa Operasyong Arnon. Isang araw pagkatapos ng dramatikong operasyon para palayain ang apat na bihag ng Israel. Ang IDF ay naglalabas ng mga bagong detalye. Ang bagong impormasyong ito ay sobrang kapanapanabik. Kahit na ang Iran ay nagpapadala ng sarili nitong mensahe sa pamamagitan ng Lebanese proxy na Hezbollah. Sumisid tayo sa mga detalye kung ano ang nangyayari sa Israel sa 249 na araw ng digmaan laban sa Hamas, Hezbollah, Iran at Houthis sa gitna ng refugee camp sa Nusirat sa Gaza Strip. Ang isa sa pinakamapangahas na operasyon mula noong simula ng digmaan ay naganap. Ang Israel Defense Forces, Shin Bet Security Agency at Israel Police noong Sabado ng umaga ay nagsagawa ng isa sa pinakamatapang, masalimuot, masyadong mapanganib ngunit matagumpay na operasyon sa gitna ng digmaan laban sa Hamas at nagligtas ng apat na bihag na buhay mula sa pagkakabihag ng teroristang grupo sa Gaza Strip. Ang misyon ay isinagawa sa sikat ng araw at sa isang lugar na hindi pa napasok ng pwersa ng Israel mula nang mag-umpisa ang digmaan. Ang operasyon upang iligtas sina Noah Argamani, 26 na taong gulang, Almog Merjan, 21, Andrei Kozlov, 27, at Shlomi Zeb, 41, ay binalak ng maaga. Ayon sa impormasyong nakita ng The Times of Israel, ang operasyong ito ay orihinal na tinatawag na Seeds of Summer. Ngunit ito ay pinalitan pagkatapos ng kaganapan at tinawag na ngayong Operation Arnon. Matapos masawi ang pinuno ng Yamam Special Forces na si Chief Inspector Arnon Zamora na kritikal na nasugatan sa malapitang bakbakan laban sa Hamas sa gitna ng pagliligtas sa 3 sa mga bihag at kalaunan ay namatay. Sa panahon ng pagpaplano, nakuha at pinag-aralan ng intelligence sa mga lokasyon ng mga hostages sa gitna ng digmaan, paulit-ulit na inilipat ng Hamas ang mga bihag sa paligid ng Gaza sa pagtatangkang pigilan ang mga operasyon ng pagliligtas ng Israel. Sa mga araw bago ang pagliligtas, ang Elite Yamam Counter-Terrorism Unit ng Pulisya ay nagsanay na hango sa mga replika na nakuha mula sa Nusirat ng gitnang Gaza. Ang gagawing operasyon ay katulad ng Entebbe Raid noong 1976 nang ang mga komando ng Israel ay nagligtas ng higit sa 100 mga hostages sa Uganda. Sa mga araw din bago ang misyon, naglunsad ang militar ng bagong operasyon sa silangang Borej, sa silangan ng Nusirat at sa silangan ng Deir al-Balah sa timog silangan ng kung saan nailigtas ang mga bihag sa isang maliwanag na pagkukunwari upang bawasan ang mga depensa ng Hamas sa Nusirat. At ayon sa isang diplomatic source, inaprubahan ni Prime Minister Benjamin Netanyahu at Defense Minister Yoav Gallant ang operasyon noong Huwebes ng gabi nang kansilahin ang War Cabinet at Security Cabinet Meeting. Ang rescue operation sa katanghalian na tumagal ng ilang linggo ng pagpaplano ay nahuli ang mga militanteng may hawak sa mga hostages sa 2 magkaibang gusali kung saan may maraming mga sibilyan sa lugar. Lumilitaw na ito ay isinagawa ng mga pwersang Israeli gamit ang mga non-military vehicles, kabilang ang isang puting Mercedes van. Sinabi rin ng mga nakasaksi na nakakita sila ng mga pwersang Israeli na nagkukunwaring mga mandirigma ng Hamas dahil sa mga kasuotan nito. Sila ay nakasuot ng mga uniforme ng militar tulad ng mga Hamas fighters. May dalang helmet at may headband ng Hamas. Kaya naman, hindi kagad ito nagdulot ng kaguluhan. Ngunit sa katotohanan, sila ay unit ng espesyal na puwersa ng Israel. Ito ay base sa salaysay ng mga saksi. Ngunit ang pahayag na ito ay itinanggi ng militar ng Israel na gumagamit sila ng mga sasakyang sibilyan.
dati nang ginamit ng militar ng Israel ang damit na sibilyan bilang taktika sa mga operasyon nito. Sinabi ng Israel Defense Forces na ang mga ground units ay binigyan ng go signal alas 11 ng umaga. At pagsapit ng alas 11:25 ng umaga, sinimulan ang mga pagsalakay ng sabay-sabay. Sa parehong mga gusali kung saan hawak ng mga militante ang mga hostage na sina Noah Argamani, Almogsina Merjan, Andrei Kozlov at Shlomi Zev, na lahat ay kinuha noong 7 ng Oktobre mula sa Nova Music Festival sa nakamamatay na cross-border terror attack ng Hamas nagawa ng mga sundalong Israeli na maabot ang apartment kung saan hawak ng mga gwardiya si Argamani. Siya ang nasa isang viral video na dinala sa Gaza na nakaangkas sa likod ng isang motor. Ngunit agad na nagkaroon ng matinding putukan sa pagitan ng Hamas at tropang Israeli at sinundan ito ng malakas na pambubumba na may mga missile at rocket na umuulan sa kampo na tahanan ng libu-libong lumikas na pamilya. Ang isang 45 segundong pag-edit na helmet video camera na inilabas noong Lunes ng Israeli Police at ng Israeli Security Agency ang nagpakita sa sandaling nailigtas ang 3 lalaking bihag. Malakas na putok ng baril ang maririnig sa kabuuan ng video na tumitindi pagkaalis ng mga bihag sa gusali at 2 sundalo ang nakitang nakasuot ng uniforme. Ang mga bihag na tinutukoy ng codename na mga Diamante ay dinala sa baybayin ng Mediterranean at matagumpay na inilikas sakay sa 2 helicopter. Ang operasyon ay nag-iwan ng isang nakamamatay na trail ng pagkawasak sa kanyang kalagayan. Ang pinakahuling numero mula sa mga otoridad ng Gaza ay nagsasabi na 274 Palestinians ang namatay at 698 ang nasugatan, kung saan ay minarkahan ang isa sa mga nakamamatay na araw sa mga buwan para sa mga taong naninirahan sa Gaza. Ngunit pinambulaanan ito ng IDF at sinasabing tantya nito na ang bilang ng mga nasawi mula sa operasyon ay wala pang 100. 2 grupo ng Israeli Police Counter-Terrorism Special Forces Unit ang ipinadala sa 2 apartment building sa kampo upang kunin ang mga hostage ng sabay-sabay. Dahil sa pag-alala na kung mapagtanto ng Hamas na may rescue operation na nagpapatuloy sa isang gusali, maaari nilang patayin ang mga hostage sa kabila. Habang si Argamani ay nakuha ng mga pwersa ng Israel sa kabilang apartment na 200 meters ang layo kung saan nakakulong ang 3 lalaking bihag, sumiklab ang isang putukan at dito tinamaan si Arnon Zamora, ang Counter-Terrorism Special Forces Squad Commander ng Yamam. Ayon sa mga nakasaksi, nakarinig sila ng mga ingay sa kalye bandang alas 11:30 ng umaga. Nang buksan ang pinto, nakakita sila ng kalalakihan na pinaniniwalaan nilang mga puwersang Israeli at nag-iiwan ng isang Mercedes van at nakasuot ng itim at may sagisag ng military wing ng Hamas na Al-Qassam Brigades. May dalang 2 hagdanan at inakyat ang balkonahe at nagkaroon ng malakas na putok. Halos lahat ay pinaputukan. Ang mga fighter jets ay nagpaputok. Ang mga drone ay nagpapaputok. Mga tunog na granada. Ito ay nakakatakot. Nararamdaman nila na ito ay ang apocalypse. Hindi mapapatunayan ang kanilang pahayag kung ito ay may katotohanan. Ngunit ipinakita sa isang video ang isang puting Mercedes van na may mga kotson, plastic bag at iba pang mga bagay na nakasabit sa bubong nito. Isang madalas na tanawin sa kampo kung saan maraming tao ang humingi ng kanlungan mula sa digmaan. Ang kanilang mga sasakyan ay nakapark sa isang kalye kung saan naganap ang operasyon. 2 hagdan ang makikita na nakasandal sa isang multi-story na gusali sa tabi ng van na umaabot hanggang sa mas mataas na palapag. Ang isang katawan ay tila nakikita sa lupa sa harap ng truck. Ang video ng hostage rescue na ibinahagi ng Israeli Police at ng Israeli Security Agency ay na-geolocate sa parehong lokasyon ng isang news agency. Sinabi ng IDF na ang mga puwersa nito ay sumailalim sa matinding pag-ulan ng mga bala mula sa mga militante, kabilang ang mga rocket-propelled grenades o RPGs. Patunay lamang na walang pakialam ang Hamas
sa mga inusinting sibilyan kahit na ito ay matatamaan ng crossfire. Isa ito sa kanilang taktika, ang paggamit ng sibilyan bilang human shield at tumugon ang IDF ng mga airstrike upang suportahan ang kupunan sa lupa habang patuloy ang pagsisikap sa pagligtas sa mga bihag. Ayon sa IDF spokesperson Daniel Hagari, sila ay nagpapaputok ng mga RPG at nagpapaputok sa kanilang mga puwersa. Ang mapang-uyam na paraan na ginagamit ng Hamas ang populasyon upang sunugin ang kanilang puwersa. Ang paglalagay ng kanilang mga sarili sa mga sibilyan ay kalunos-lunos at idinagdag na napakaraming fire sa kanilang mga puwersa. Kailangan nilang magpaputok mula sa himpapawid at mula sa kalye. Sinira ng matinding aerial bombardment ang mga apartment building at sasakyan sa buong Nuseirat camp ayon sa mga saksi. Nagmumula ang putok ng baril. Ngunit hindi nila masaksihan ang lahat dahil ang sinumang sumubok na tumingin ay nasa panganib na mapatay. Sabi ni Al-Tiwari, ito ay lampas sa imahinasyon, isang barrage ng mabigat na putok, artillery missiles at rockets. Sinabi ng IDF na 2 helicopter ang ginamit upang ilikas ang mga bihag, kung saan ang isa ay ibinahagi nila sa kalaunan. Inilikas ng unang helicopter si Argamani at ang pangalawa ay naghatid sa 3 lalaking bihag kasama ang nasugatan noon na si Zamora na kalaunan ay namatay sa ospital. Ang isang video na geolocated ng CNN ay nagpakita ng isang helicopter na umaalis mula sa beach sa Gaza malapit sa US Floating Pier. Ang IDF ay naglabas ng isang video noong Linggo na kinukunan ang sandali sa unang narinig ng mga opisyal ng militar na ang 3 lalaking bihag ay matagumpay ding na iligtas. Sa loob nito, maririnig na sinasabi ni Major General Yaron Finkelman na namumuno sa Southern Command ng IDF. Kakaalis pa lang ng 3 diamante sa landing patungo sa bansa. Sinabi ng IDF na nakakuha ito ng intelligence sa lokasyon ng mga hostage sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, kabilang ang mula sa Estados Unidos. Sinabi ng isang opisyal ng US sa CNN na isang cell ng Amerika sa Israel ang sumuporta sa mga pagsisikap na iligtas ang 4 na bihag ng Israel na nakikipagtulungan sa mga puwersang Israeli sa operasyon at tumutukoy sa isang kupunan na nasa lugar na sumusuporta sa Israel mula noong 7 ng Oktobre na may pangangalap ng impormasyon tungkol sa mga hostage. Walang mga puwersa ng US at walang US boats on the ground na kasangkot sa operasyong ito, sinabi ng tagapayo ng pambansang seguridad na si Jake Sullivan sa Dana Bus ng CNN sa State of the Union. Sinabi ng opisina ni Benjamin Netanyahu na inaprubahan ng punong ministro ang rescue operation noong Huwebes at naroroon siya sa command room sa panahon ng operasyon. Ang mga paghahanda para sa raid ay ginawa ilang linggo na ang nakakaraan at daan-daang tauhan mula sa Israeli Military Domestic Intelligence Service. Ang mga hostages na hinahawakan sa Gaza ay madalas na inilipat sa iba't ibang lokasyon, sinabi ni Hagari at idinagdag na si Argamani ay dati nang ginanap sa ibang lugar. Matapos ang kanilang paglikas, ang mga bihag ay inilipad sa Sheba Medical Center sa Ramat Gan, malapit sa Tel Aviv. Kalaunan ay inilipat si Argamani sa ospital ng Echelob sa Tel Aviv upang gamutin kasama ang kanyang ina na may late stage na kanser sa utak. Maraming salamat po sa inyong suporta at umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video, ay mag-iwan lamang po ng like at mag-subscribe. At mag-komento na rin kung ano sa inyong palagay. Naging matagumpay ba sa kabuuan ang rescue operation na ito upang iligtas ang mga diamante o ang mga hostages? Ano man ang iniisip mo, sabi ka kong marinig ang inyong komento. Hanggang sa muli, El Profesor.